Hello guys, welcome back to my channel. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to subscribe, like the video, share to your friends, and click the notification button so that you will get notified whenever I upload a new video. Ang video po na i-share ko sa inyo sa araw na ito ay tungkol sa health benefits and medicinal properties ng ipil-ipil. Ang ipil-ipil ay tinatanim yan at pinapalaki at ginagawang haligi ng mga kabahayan sa probinsya. At ang dahon yan ay kinakain ng mga alagang kambing. Pero kami din noon, kinakain din namin yung pads niyan. Hindi namin alam na pati pala yung dahon yan ay pwede pala kainin ng tao. Kaya ngayon, malalaman po ninyo ang rason kung bakit hindi nagkakasakit ang kambing. Yung tanong na yan ay narinig ko na yan sa isang kapatid natin na siya ang nag-develop o gumawa ng King's Herbal dahil sa nagkaroon siya ng medyo malalang karamdaman in the past at yun ang naging lead niya, yung kambing. So ngayon po, sasagutin natin, bakit hindi nagkakasakit ang kambing? Okay? So, bago po tayo mag-proceed sa health benefits, ay alamin muna natin kung ano yung mga content ng bunga ng kahoy na ito at ang kanyang dahon. At kung saan siya nanggaling. Ang ipil-ipil po ay may scientific name na Leucaena leucocephala. At ang plant na ito ay native sa southern Mexico at saka sa northern Central America. Ang bunga nito na bata pa ay pwede siyang kainin at yung iba po ay sinasama nila sa pagluluto. Pwede ang lahat ng parte ng kahoy na ito ay pwedeng mapakinabangan. Pero yung pinaka maraming pakinabang when it comes to health benefits and medicinal properties ay yung kanyang dahon. So ang bawat 100 grams ng ipil-ipil ay may tinataglay na 85 calories, 15.4 grams carbs, 12 grams protein, 6.5 grams fats, 3 gram iron, 100 milligrams phosphorus, 15 milligram calcium, vitamin A, vitamin B1, and vitamin C. Pero ang sa pads po or sa bunga ay magkakaiba ang content nila. So, yung bunga at saka yung dahon kung i-compare mo ay magkakaiba ang content nila ng mga nutrients na nabanggit ko. So, yung nabanggit ko kanina ay sa dahon yun. Ngayon, ito sa pads naman. Yung pads niya ay containing 85 calories, 15.4 grams carbs, 5.7 grams protein, 0.3 grams fat, 3 grams iron, 53 milligrams phosphorus, 180 milligrams calcium, vitamin A, vitamin B1, and vitamin C. Iyon po yung mga contents ng dahon at saka pads or bunga ng ipil-ipil. For the health benefits, number one, it cures worm infestation. Ayun, natatandaan ko dati nung bata pa ako, may mga tumutubo kasi na ipil-ipil dun sa amin. Yung bunga niya na young pa, ay kinakain namin yon. At sabi ng mga magulang namin sa amin ay nakakapurga daw yon, or ibig sabihin nakakapatay ng mga worms o bulatis at yan. So, sabi nila dito sa na-research ko ay by continuing eating the pads or the leaves, you will be able to eradicate worms doon sa tiyan mo. So, ibig sabihin, nakakapatay talaga siya ng worms, pero it takes time, hindi lang kaagad-agad na mapapatay mo siya. So, siguro, tuloy-tuloy mo siya ng kain for around 1 week, ayun, mawawala yung mga worms niya sa tiyan mo. Number 2, it prevents cancer.
Ang dahon po ng ipil-ipil ay mayroon siyang antioxidant components. At ang antioxidants po nito ay mayroon siyang flavonoids, saponins, tannins, and alkaloids. At yung mga antioxidants na yon ay yun ang nagpo-protect. Lumalaban po yan sa free radicals na siyang nagdadamage sa ating mga cells. At yung activities na yon ng antioxidant ay tumutulong para maprotektahan ang ating cells na hindi magkaroon ng sakit, lalo na ang cancer. Number 3, it prevents insomnia. Usually, ang insomnia ay caused by different biological factors. It may be psychiatric or medical conditions or unhealthy sleep habits. Pero ang insomnia ay ma-overcome po natin yan sa pamamagitan ng pagkain ng ipil-ipil leaves. Number 4, it is beneficial for regulating menstruation. Ang pagkain po ng ipil-ipil ay nakakatulong upang ma-adjust ang ating menstrual cycle. At tumutulong din po yan upang i-relieve ang pain at ang cramp sa ating lower abdomen kapag nagkakaroon ng menstruation. Number 5, it improves blood circulation. Tumutulong po ito sa pag-i-improve ng blood circulation sa pamamagitan ng pag-prevent ng blood clotting sa ating dugo. So, ibig sabihin po, mayroon po siyang blood thinning properties at dahil doon ay napapa-improve niya ang circulation sa ating buong katawan. Number 6, it heals cracked bone. So, ang ginagawa po nila dito ay yung dahon ng ipil-ipil ay dudurugin po siya at i-apply doon sa area kung saan mayroong fracture. Tapos, lalagyan po siya ng bandage. So, para lang po siyang liniment. Parang siya yung magsaserve as liniment. At ito po daw ay, according to sa mga studies nila, ay nakakatulong sa pagpagaling ng mabilis sa nakrack na mga bones. Ito po ay nagpapalambot din ng ating skin. So, ang gagawin mo lang, durugin mo yung dahon ng ipil-ipil, tapos i-apply mo sa iyong balat at pabayaan mo lang siya doon for the period of 10 minutes bago mo siya anlawan. Ayun, pagkatapos mo pong anlawan ay makikita mo na parang ang lambot ng iyong balat. Number 8, it removes acne and its scars. So, maganda po ang effect niya dahil hindi lang acne pati scars ay natatanggal niya. Ito po ay proven na po yan na itong dahon ng ipil-ipil ay mabisa para sa acne. Ganon din sa pag may pigsa or sa boil. At saka sa pangangate. Wala naman pong contraindication sa pagtitake ng ipil-ipil leaves or sa pagkain ng kanyang bunga. Pero kung mayroon po kayong allergy sa peanuts ay huwag na kayong mag-try na kumain ng ipil-ipil kasi baka lalo siyang mag-worsen. Kung mga may tinitake po kayong medicine, ay mag-consult po kayo sa doktor ninyo kung pwede kayong gumamit o kumain ng ipil-ipil leaves. So ngayon po ay siguro naunawaan nyo na kung bakit hindi nagkakasakit yung kambing. Kasi doon po sa content ng ipil-ipil, nandoon na po lahat yung nutrition na kailangan ng katawan ng isang tao o isang animal. Meron po siyang carbohydrates, meron siyang fats, meron siyang proteins, meron siyang vitamins and minerals. Meron siyang antioxidants. So pag pinagsama-sama mo po yun, ay malaking bagay na siya na para ma-maintain mo ang iyong kalusugan. Yung hindi ko lang pwede na i-garanti sa inyo ay yung pagpapalambot ng skin. Kasi yung kambing ay hindi naman naliligo. Kaya hindi ko alam kung paano nila niya mabibenefit yung pampapalambot na yon ng skin. So yun lang
po guys about the ipil-ipil at sana po ay nagustuhan ninyo ang aking ibinahagi sa inyo at nakatulong sa inyo ito upang magkaroon ng bagong kaalaman at magamit po ninyo sa inyong pamumuhay or ma-share po ninyo sa mga kaibigan na pwedeng gumamit. Actually, mayroon akong isang vlog na napanood din regarding ipil-ipil. Sabi nga niya, doon daw sa Saudi ay ginagamit nila yung ipil-ipil, niluluto nila, sinasama nila yon sa kanilang niluluto na pagkain. Kasi nga ay very nutritious naman talaga siya at edible. So there's nothing wrong kung ma-adapt po natin yon, kung kaya nating ilagay sa pagkain natin, i-try natin. So yun lang po at maraming salamat sa iyong panonood at see you on my next vlog. Bye!